Ready na ba kayo? Charan, kumikinangkinan, hindi kong maintindihan. What's up, what's up? Here's another unboxing moment. Meron na naman tayong bagong parcel na dumating dito sa bahay. And papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung laman nito. Again. Alright, yung last video ko is about sa pinakamalit na pedal tuner na nagawa sa buong mundo. So that is the C10 pedal tuner ng Swift Audio. Ngayon, i-unbox na natin ito para makita nyo kung ano yung bagong pedal natin. Yes, guitar pedal na naman ito. Kasi dinagdagan ko ng mga pedals yung pedal board ko. So ngayon, let's go! Alright, may gunting na tayo. Ito yung nawawalang gunting dati. Ngayon may gunting na tayo para mas mabilis yung pag-unbox natin. Diba? Tapos. And ito na yung dumating na parcel sa atin. Tadaan! Literal na pedal. Pedal. Sana hindi pedal ng bike. So, anong pedal to? Here's the Joyo American Sound Pedal. Sayang, oh, nawasak yung cartoon kasi sa pag-deliver ata. Pero okay lang, sana hindi na apektuhan yung laman. Okay, the moment of truth. May bubble wrap. Safe na safe din yung pedal. Ready na ba kayo? Charan! Napabubble wrap siya. Ah, sarap talaga pagbago. Ako muna guys. Ako muna yung first look. Kumikinangkinan, hindi ko maintindihan. Grabe, walang gas-gas. Makinis na makinis. So the moment of truth, this is the Joyo American Sound preamp pedal. Binili ko to para sa tuwing tumutugtog kami, walang amplifier, walang cabinet, direkta lang sa mixer, ito yung savior natin. Kasi ito yung magiging preamp or magiging amp sim simulator or cab sim simulator natin. Pwede natin siya irekta na sa mixer. Hindi masisira yung tunog. And meron na akong Fender amp na tunog dahil sa Joyo American Sound na to. Okay, so explain ko lang konti sa inyo kung ano yung features nito. So yung Joyo American Sound, kung gusto niyo yung mga Fender amps na tunog, like tweed sounds, this is a perfect pedal for you. So sa mga gusto naman ng mga rock-rockan, like yung Marshall amps, mga medyo rock yung tunog, pwede naman kayo maghanap ng iba pa mga parang clone na preamp pedals. Like meron sa Moore, mga maliliit na pedals. Actually, yan yung first choice ko pero hindi pa kaya ng budget. Kasi nasa around 5K at or 6K ba yung gusto kong bilhin dun. Kaso hindi kaya. Maganda kasi yung Moore na mga preamp pedals kasi maliliit siya. As in, katulad lang ng mga mini pedals na nakikita natin. Pero preamp siya. Solid. Pero kaso lang, mahal. Hindi kaya ng budget. So, dito ako bumagsak sa American Sound. And I'm sure hindi ako magsisisi kasi before ako bumili, nag-research muna ako kung ano yung mga reviews ng pedal na to, which is maganda. So that is why naglakas ako ng loob na bumili nito. And meron na akong amp, guitar amp sa pedal board ko. Replace natin to sa pinaka-last na chain sa pedal board kasi ito again yung magiging magsisilbing pinaka-amplifier ng gitara natin. Okay, the Joyo American Sound. Meron siyang 6 na knobs. Sa taas is meron siyang low, mid, and high knobs. Sa baba naman is meron siyang level, voice, and drive knobs. O, dito naman sa gilid, dito naman is yung input. And dito naman is yung dito natin ikakabit yung adapter natin. Sa 9 volts na socket para sa pedal. And sa kabila naman is yung output, syempre, na socket. Okay, so that's it. Simple lang siya. Yun lang kasi medyo malapad ng konti pero buti na lang nag-adjust yung mga pedals ko sa board. Malaki talaga yung tulong ng bago kong pedal tuner, which is yung maliit lang from Swift Audio. Malaking tulong kasi mas nagkaroon ng malaking space pa sa pedal, sa mumunting pedal board ko. And sigurado akong saktong-sakto na to. Yan, and sa likod pala meron siyang battery socket.
So, depende lang sa inyo kung gusto nyo lagyan ng battery. Pero, in my case, hindi ako maglalagay ng battery kasi meron naman akong power supply sa board ko. So, yun yung magiging power ng pedal na to. Again, ito yung board ko. Naikabit ko na yung pedal tuner na maliit and diniskartehan ko na lang. Binaliktad ko yung compressor para masakto lang sila, para di talaga nadikit yung dalawang pedal na to. Kung ipapatuyo ko to, masasagi yung ito. So next is the Pure Sky Overdrive and ito naman yung Omega Drive. Actually, isa ding tong preamp, pwede mo siyang gawing preamp, pero yung Marshall sound naman yung tunog niya. Pero mas maganda kasi siya pag distortion yung gamit mo dito. So that is why hindi ko siya isa-sacrifice as preamp. And syempre yung pop verb and yung malaking space dito, which is dito na natin nilalagay. O diba, saktong-sakto. Perfect. Gagawa na lang ako ng bagong video sa finish na pedalboard ko. Na kinabit ko na to. Okay, that's all for this video. Gamo News here. Don't forget to like and follow for more. And see you on the next video.